Then, palabay ko ang tanan sa pagtindog. Sa paghatag-respeto ko sa pulong sa Diyos na atong pag-ausahan. Joshua, chapter 6, verse 6 to 17. The battle in Jericho. Ang pagpapikaway nila batok sa Jericho. So, pasama na ako na, tapos asintay ka mo, pag sunod-sunod na lang kita na yun. Ang pulong sa Diyos na kasiling sa Josue, Kapitulo 6, versikulo 6 to 17. Gani, gitawag ni Josue ang mga panig against silingan. Dalhan ninyo ang kahon sa kasultanan. Maguna ang pito sa inyo na ang kada isa may dalang ng mga budyong siyete. Kagin silingan man niya ang mga tao, maglakat na kamo. Libuti ninyo ang banwa o ang iba niya mga soldado patuna sa pito kapare sa tabangan sa kahon sa ginoo. Otso, sunod sa ginsiling ni Josue, naguna ang pito kapare sa kahon sa kasultanan sa Ginoo ka ginpatulog nila ang ilang mga budyo. Loyd. Ang iba ng mga soldado nagauna sa sining ang mga pare na iba pa gin ang kasunod sa kahon. Wala gin sa kuntat ang pagtunog sa mga budyo. Yes. Pero din silingan sila ni Josue ang mga tao na hindi magsinggit o kung magdahon kung hindi pa siya magmando na magsinggit onse. Suno sa ginsugo ni Josue, ilibot nila sa banwasing mga isa ang kaon sa Ginoo. Pagkatapos, nagbalik sila sa ilang kampo, kagdito nagtulog pagkagabi. Dose pag-aaga, aga pagit nagbangon si Josue. Gindala liwat ang sa mga pare ang kaon sa Ginoo. 13. Kagampito sa ilang nagaunag iapot sa kaon sa Ginoo, yung nagapatunog sa ilang mga budyo. Kagamuman kinabot ang ginimo sa mga soldado, ang iban sa ila sa una sa kaon sa Ginoo, ang iban sa likod, samtang kanayon niya ginapatunog sa mga budyo. Sa siling kaduhang adlaw, ginlibot nila liwat si makaisa ang banwa. Kapagkatapos, nagbalik sila sa kampo, amo ato ang ilang ginhimo sa sulod sa anong kaadlaw, 15. Sa ikapito nga adlaw, nagbangon sila sa nagpamanagbadag pa lang kag naglibot sa banwa, 17 ka beses. Sa amungan giyapon niya paagi, amo lang ato nga adlaw, naglibot sila sa banwa, 17 ka beses. 16. Sa ikapito na nila ng paglibot, ginpatunog sa mga pare ang ilang mga budyo. Kaging sugo ni Josue ang mga tao magsinggit. Kag nagsiling si Josue, ginhatag na sa Ginoo sa akon ang ining banwa. 17, magkadugan kita. Ang bukos na banwa ang kagtalan na harag na lagyagot sa bukos bilang halat sa Ginoo. Ginoo, salamat kayo sa iyong puno. Tagahay kami sa prinsipyo na mauyatan kung paano kami maging magdinalagod sa Kristohanon namo nga pagpaglakaton. Bukas na panunahuna at nagipusoon ang ihatag mo man sa imong mga katawhan na mabaton ang kamatuoran na loyog di mo ipaabot sa ina. Ika mo mga loyog sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang tanong na sila'y kaamay na nangyayon. Magaling po kita. So, hindi na lang ang pagdugayon at titulo sa katong na bukod ang titulo ng ihatag sa ato sa Ginoo, Victorious Christian Living. Paano pala kita maging madinalagdod sa Kristohanon nato na pagkabuhi? Kag ano ang mga prinsipyo ang dapat natuntunan? Ano ang mga pagpanudluhan na dapat natuntunan? Ihatag ko sa inyo ang tatlong prinsipyo na makabulig sa ato na makaangkong kita sa kadalagan sa Kristohanon nato na pagkabulig. Ako nagapati, may promotion sa pagkabulig Kristohanon.
Kinahanglan na natin sundon ang mga prinsipyo na ginahatag sa aton sa Ginoo. Bilang pagsugod, isa-isa ipuanay sa inyo kung diin hindi nagalit ang mga katawan sa Israel. Sa mga patulang ng mga upod na sa Iglesia. Nasa katilihon na kung sa diin nagtawag sa Diyos o kung ginagamit niya pag itawag niya si Abraham, taghalin kay Abraham, nagbata kay Isaac, halin kay Isaac, nagbata kay Israel, at dirang naghalin ang 12 na tribo sa katawahan sa Israel. Kasi sila ng Diyos, may gutom na nagabot sa duog na kung sa diin ilagin tatuan. Kasi sila ng mga Diyos, si Jose aranay sa Egypto, kag siya na ang isiging kaman sa Pero. Kagsa dyanto ang atinion, gingamit sa Diyos ang Egypto paagi kay Jose, kag pagkatapos gamit niya sa kabuhin ni Jose, ang katawang sa Israel nag-istar dito sa Dusin. Kagsa pagpuyong nila dito sa malawig na tuwag, nalipatan na nila si Jose. Nalipatan na sa katawang sa Egypto, kagagin-ubra sa Diyos ni Jose. Kung ano ang pamilagro ang ipakita sa Diyos, kag ang pagkukod niya sa kabuhin ni Jose, gani nalipatan na sa katawahan kang sa paraon sa Egypto, gani sa sila natinoon ng Israelita niya ng ulipon. Kag sa naulipon na sila sa malawig na buhay, naghibi sila kag nagpangayon sa bulig sa Ginoo, kag ipadalaan sila Moses as deliverer. Ginpagawa sila sa Egypto, na wala sila nagpakig-away kasi pagpagbuhat sila sa Egypto ang kamahalang nakamot sa Diyos ang mga nagpakig-away para sa ila. Kasi ang silingan din yun ang mga katawahan sa Israel sa pagpanguna ni Moses may kubinante na nahimo sa bukid sa Sinai. O galing kasi sila din yun mabagay rebelde una ng mga katawahan sa Diyos, the old generation. Nagasupang sila sa Ginoo, ginatuturan nila ang leader, naging butang sa Diyos. Kasi sila matinyon, tanan sila, maluwas kay Diyos na pagkikali para masunod sa butang promesa. Kasi sila matinyon, nagsubot ang libro sa Diyos na kung sa din, dali na itong makita, si Diyos man na ang pinpadumala sa Diyos ang katawan sa Israel, kay ginbuha na sa Diyos si Moses. Kag may mga pulo maging piling kay Diyos wa na dapat po niya pamalandungan. Kaya sa sila, amo na ining imbukada. Kung baga kung dato na basahon sa Diyos wa pagkanto 5, dala na ito nakita ang kabuhin ni Diyos wa na kung sa din, bago siya magpakig-away, nagsimba sa hanay sa Ginoo. Worship before confession. At sinilang natinoon sa chapter 6, sinilang natin makita ang unang abangwa na ila pagkahang tulog. At rin natin makita na yung Jericho, isa kamabakod na sudad, na may mabakod ng padel. At paano ay han sila maging madinalagon? Bakot sa katawahan na araw sa Jericho. Pero may tatlong kamaturan, naging pahayag ako sa din, naging madinalang doon sila, pwede mo doon magbaan sa tipo. Three timeless principle to live a life victorious. Ano ang ginagawa sa Israelin doon sa pagpanguno ni Josue na naging madinalang doon sila? Una, they obeyed the leader. Ginsunod nila ang ilang pangulo. Hambat niya sa size. Kaya gintawag ni Josue ang mga pare kag ginsilingan nalaan ninyo ang kahon sa kasultanan kag maguna sa inyo ang pito sa inyo na ang kada isa may dalang agudyo. Kag silingkag ginsilingan na niya ang mga tao maglakad na kamo. Libuti ninyo ang banwa kag ang ibang pa ng mga soldado naguna sa pito kapari kag ang pinakayami ang sa unsod. Sa 8,
Sunod sa ginsiling ni Jose, nag-una ang pitong kapangi sa kahon sa kasultanan sa Ginoo, kaging patulog nila ang ilang mga budyong. Hindi na lang pagbasahan ng ibig. Kahit din magkita ka na ito, sa 8 kilabras, sunod sa ginsiling ni Jose, nagpati sila. Kahit din magkita ka na ito, sa 10, nga hapa ni Jose. Pero ginsilingan sila ni Jose ang tanan na tao hindi magsingkit o kung mag-ahod. Kung hindi pa siya magbando o magsingkit. O ba, dali natin makita ang unang prinsipyo mag-usad din. Paano ito maging madilalang ng Sino Kristuhanon na pagpaglalaton, unanay, sunda ang imong higyan. Sunda ang pastor sa sining iglesia. Kaya nga naman, pagmando ni Jose, o kung pagmando ni Jose, ang alam niya ginmando niya, ginsunod niya sa mga Israelita, ginsunod sa mga soldado, ginsunod sa mga pare, kahit rin na ito makita, bangun nagtuman sa ila, o kung nagtuman sila sa ilang pangulo, ginatagan sila sa Diyos ng kadalakan. Hindi man po military o kung men in uniform. Wala pa po sa background ng aray sila. Nagsimila lang kami sa Navy Reserve. Pero dali natin makita na kung sa diin, sa ilang ang magpakig-away at sa mando nakita natin, sa size ng sa Navy, makita natin mo niya na change of command. Importante din siya. Na kung sa diin, si Jose mismo, ang visible na leader, naging tugyan sa Ginoo, kag siya mismo ang nagmando sa tagsa sa ila, kag may responsibilidad kung ano ang dapat nila mag-obrahon. Ang mga pare, ang soldado, ang tagsa-tagsa may bahay, kung ano ang dapat nila himuon sa size of sa nebe. Kag taga-antanay, gamay na tagtalpango, gamato nila, ginpauna nila ang kahon sa kasubuan. Ano man ang butsilingon sa ginpauna nila ang kahon sa kasubuan. Balawas sa daan ka ng tipan, once gani ka ginadala sa mga Israelita ang kahon sa kasubuan o daan o tatibulan. Butsilingon ang presensya sa Diyos sa ila, nagaupo. Kag may isa mga interpretasyon na ang kahon sa kasubuan ang presensya nga ina amo si Kristo. Nga maging madinalagpon lang ang mga Israelita, nga maging madinalagpon lang kami ng mga pastor, hindi lang nagasunod kung sa amo, kundi nagasunod lang kami kay Kristo. 1 Corinthians chapter 11, verse 1, follow us as I follow Christ. Follow me as I follow Christ. Another translation, be imitators of me as I imitate Christ. Dari na ito lang kita na kung saan din ay kapahulugan na maging madinalag mo lang ang inyong mga Israelita bangod gintuman nila ang leader. Gintuman ni Joshua ang Diyos na iya ang pangulo na gintuman sa mga Israelita si Joshua bilang ina pangulo. Na ginahanglano natin na sundot ang natin nga pangulo. Hindi pangulo sa Pilipinas, kundi na nagdumala sa Iglesia. Bilang prinsipyo makita natin na rin. Bakit kay, kung hindi natin magsundo ang atong nga pastor sa siling Iglesia, hindi kita makaangkon sa kadalakan, kag hindi kita nanay makaangkon o kung makasunod man sa pormisang buta. Kay inin natabo sa ila na kung sa diin, sa versikulo 6 o kung kapitulo 6 ang libro sa Joshua, naging madinalakon ang katauhan sa Diyos na upo sa pagpangulo ni Joshua bangot kayo nagsunod sila sa ilang leader. Pero pag-abot sa chapter 7, bangot kayo si Ika nagsuay sa suko sa Diyos. Wala ka niya gintuman ang suko ni Joshua. Nga talaga butang ginhalat sa Ginoo, ganihatag para sa Ginoo, pero si Ika wala niya ginhatag, nagkuha siya sa pagkabutang na iya sa Ginoo at iya din tango sa iyo. Hindi sila makaangkol sa kadalagaan,
kag hindi sila makaangkon o kung makasunod sa promesang duta. Nalagang pala ko, hindi sila makaangkon sa tagalagan. Kaya bangod kung naging matinalangkon man sila sa kapitulo 6, bangod kayo wala, nagsunod si Ikan sa kapitulo 7. Amunan yung tinigod na kung sa diyan bisitan, gabay lang ang iay, tusmi lang ang katawan. Hambang ko niya, tusma, magpadala ka sa Christmas, ay gabay lang ang iay. Ginunderestimate nila ang iay. Pero ang mga matinion, naginlaglag sila, ginluto sila, nag 36 kataho ang napatay sa ila. Nagpalagyo sila! Tagahambal ni Diyos, mag-inoo, mahuyan ang naging mukatawan. Kaya bangod may salata rin ang ikobra sa ikan. Wala niya ginsunod ang sugo ni Joshua. Kaya ang sugo ni Joshua, sugo ni nga halin sa Diyo. Ang muna nga malangon na indicted sila magpaginalagon. Taga hindi sila makasunod sa promisang duta. Pasawa naman ng verse chapter 11 verse 17. Ang una nga henerasyon nga upod ni Moses, naging pagduha niya sa duta sa Ehipto. Ang katauhan sa Diyos na nakakita sa grabe ng milagro sa Diyos na kikubra. Gintunga ang dagat, damo-damo ng milagro ang kikubra sa Diyos, gintakaon sila sa karne sa kagabihanon, gintagaan sila sa mana sa pagahon, pero nagbibilti sila sa ginuubra sa natutuman. Tag-ineng ginuubra sa mga Israelita, na wala sila nagtuman kay Moses. Wala sila nakasunod sa promesang duta. Ang mga hamalakon, hindi kaging magpadinalang ko tag makasunod sa promesang duta kung hindi may magpagsundod. Ang Pangulo malimutan sa Ginoo. Kandira na ito makita. Nga kung sa din, kung gusto niyo makakakon sa padalagaan sa mga prestuhan ng pagkabuhi, ang pagsunod sa lider sa simbahan, magkabulig sa aton na mag-angkong kita sa padalakan. Kung dumantuan na isang bago pa na ako ng Kristohano. Nasagsinaan din yung sa aton pagkatulog sa pagkabihano. Kung pilang ay tingog, kinaglusot, kinagita na ako ng bukay sa buhok. Nakikindong ka na naman. Grabe, bulas-bulas ko kag bako kay Mrs. Bob, grabe mo ng pastor na sa sinuha ng simbahan, pati sa tango ko, nagkasulog. Nanong maliyaw. Wala naging kinaginom ko kagabi. Piskan sa tango ko naman, nag-inom ka na naman. Pagkaaga, pagkatin ako sa CCI, iskwil ako sa CCI, nag-inom ako. Bilang bago nga tumulog, nag-struggle sa unod. Pas, grabe ka ba? Piskan sa tango ko, nag-sunod ka. So, kung sa counseling ng guro, ang balata ka sa siling ng simbahan, amot kung may mga kalapaw sa amot sa counseling lang na nag-undergo kami kay Pastor Rony. Counseling sa mag-asawa, personal na counseling sa amon, counseling ko para lang matatap ang kabataan. Sus, grabe. Kung wala ko ato, sunod. Ambot lang kung ano ang struggle na ako sa mga ginagyan. Importante na may pagsunod din. Tetagaan ka sa ehemplo. Why the old Israelite, ambot ko sa liyo, inipunan ang mga katawan yung inabal ko kanina, kung nag-enter, nag-promise lang except Joshua ang talib, ang pinaka-rason din bangod kay nagsukay siya sa leader na ibutak sa Diyos ng Israelita. Ang mga Israelita always murmuring, complaining, grumbling against their leader. Baga makagaling murmuring, kakumod ka pa lang, ang sound ka na, baga makagaling nga complaining, baga makagaling nga grumbling, ang complaining, dala ka na, nagka-complain ka na, kumbaga, with action. Pero ang grumbling mo, grabe pa yun, ginapakita mo yun ang imo at akin. Wala kalabot kung sino man ang mga tao sa upalimot, basta akigit ko yan. Pagbato ni Moses sa ila, Moses said, when the Lord gave you in the evening meat to eat, and in the morning bread to the pool, because the Lord had heard your grumbling, that you grumble against Him. What are we? Your grumbling is not against us, but against the Lord. Tama ito niya. Ama ni Moses, at itong natago sa inyo na ginahatagan niya kamo, sang karni sa kagabihanon, din paulanan sa kumbo,
kamo sa abon. Nagkamali ni Moses, hindi kamo nagkumot sa abon, kundi nagkumot kamo sa Ginoo. Hindi kamo nagreklamo sa abon, kundi nagreklamo kamo sa Ginoo. Grabe ka yan siya, Pastor. O kung pagkumot, nagpagreklamo na ako sa ating leader sa simbahan, pagkumot pa nila, ay pinakumulan na ako sa Ginoo. Kaya yung magsasubok, umalay magtupad, from now on, no more murmuring, no more complaining, no more grumbling. Obey your pastor. Kaya kailangan yun yung nagkikubra sa mga Israelita. Ginsunod nila si Josue, kaya mga pangulo at imbutan sa Ginoo, kaya ng mga tunan natin dali. Yakong sa din, nabala sa verse 18, sunog sa ginsiling ni Josue. Ano nga ito naman kita? The Israelite respectfully listen to God's word. Hindi nagpersonal na nagpagigambang sila Ginoo. Ang Ginoo nagpagigambang kay Josue. Pero si Josue, kung ano man ang nabatihan niya si Ginoo, ginahatag niya sa katawan sa Israel. Nagamato niya. Their leaders at obey what God commanded them. Ano yung nakita natin? Kapag sa din, nakita natin ang pagmanipista sa pag-isa. Makita natin ang pagmanipista ng mga nagkakopera. Makita natin ang nagkamanipista ng isa na kapangunahin. Singleness of mind. Kapag sa din, may araw sila ng pag-isa. Kapag sa din, ano ang pag-isa nila? Sa pagpamati kag sa pagtuman sa Ginoo, o kung sa pagpamati kag sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Then listen and obey. Pamati kag tuman. Kapila ka na nabisis kag in counseling ni pastor. Wala man dyan sa pagpagos sa mga kabuhin kaya wala mo man din tuman. Nagtuman ka man, pero wala ka man ipamatian sa laman ng imong aplikasyon na ginala. Pamati kagtuman. Pamati kagtuman. Pamati kagtuman. Kahit kung nagpamati ikaw, dapat kinahanglan kung magtuman din kita. Kahit kung nagtuman kita, dapat insakto kita ang ato ng ipamatian. Application. Obey your leader. Sino leader ko sa simbahan? Obey your pastor. Respetuha siya. Tumanong natin ang leader natin sa simbahan. Kadua, hindi lang ako sa din, ginsunod nila ang ilang leader, kundi ginsunod na nila upon they have faith and patience. Nga rin ako, they have faith and patience. Ako lang nabasa. Huwag dito ko. Habang tayo sa kasi, sunod sa ginsunod ni Josue, upon sa kong sarges. Pero ginsilingan ni Josue ang mga tao ay hindi magsinggit o kung magahod kung hindi pa siya ay magbando na magsinggit. Dira lang, paalan to sa prinsipyo. Ang pamangkot, could God deliver the city to Joshua sa unang palang adlaw? Pwede ba lang itugyan niya ang Jericho sa kay Joshua sa unang palang adlaw? Kaya hindi ka si Joshua, gusto niya na magpakigaway. Kaya ang Jericho nakita niya ng lahatlok na ipadala na niya sa Kispila ng Duha. Kagpaagi kay Rahab, din-report nila na lahatlok ang katawahan sa Jericho. Amin na nito yun, kaya takiro na nun. Kumbaga, ano ang walak sa ilang araw sa Israel? Ang araw sa ilang, amo ang perfector. Nahatlok sila, hindi sa katawahan sa Israel, kundi nahatlok ang taga-Jericho sa Diyos de Joshua. Amargan si Joshua sa member of IDF. Israel Defense Forces IDF. Military, general siya. Pero may commander pagkat niya nagsubo sa ila. Pwede matugyan sa Diyos? Pwede, certainly. Pero nagkinahanglan din niya isang pagtuman. Requirements of 6 days of marching. Amang sa Ginoo kay Joshua, Joshua, dalhakin ng mga katawan, kagaya sa obligasyon, kagamang pag-imbasa nato pag-ina, ang pari kong sultato, kagamang dapat nila himon,
Tagalog ang pahayag ng pusa din. Taghambal niya sa verse 10. During which the people were not allowed to talk was a great sign of impatience. Isa ilang na simbolo na tinahalalo nila sa pagkamain ng tuson kapag tuho. Ngayon di ano sila magkatapin, sundaan ay ang Ginoo. Kung gusto niyo maging madalalago sa ating kristohan ng pagkaboy, we must have patience. Sa Mikano, di kuha na kung buwa. Pagkamay ng tuson, bukod pagkama, inagwantahon. Basically, kayo, bayo mo mo. Sino may inagwantahon ni Saturn? Patient. Lalo na naasok ako. Ako ko, hindi kuya, may inagwantahon. E nga man, diskat pa sa atong subungan syudad. Bakon sa atong pagkultura. Kahit sa siling bagong generasyon. Nga kung sa din, gusto na akong tanang matasig. Pagpila ka sa supermarket, nadelay lang ang pila, mahina lang magrekubitos ang katang kasira, grabe na lang ako. Baka ako sa restaurant, hindi mo gusto nga, ulatong ka. Mag-drive ka sa taxi o kung sa iyong mga salakyan, si Spritza, hindi mo gusto sa traffic. Hindi mo loyang maghulat. Kita ang henerasyon na hindi kita loyang maghulat. Inambala ka sa iyong pastor, pakasal ka anay, mag-ubrahan mo ang obligasyon sa isang kapag-asawa. Hindi Lord ah, hindi may gugba kung hindi siya, iso rin hindi, kung hindi yung pataan niya. Last na, hindi na alam. Kahit matutuon na, hindi may gugba mo na ang isang kapabahe, hindi mo na pag-alunod. Hindi mo pag-i-consulate. Kung ano man ang dintugyan siya sa Ginoo, kung wala pa kang nakasal. Iyakad mo na sa akin, kaya hindi na kong matuhod yung hinihigumbang ako. Hindi na, last na. Hindi na lang. Kaya love, kabaluman, hulat, patient. May nagwantahon. Na kung baga, kung nagaluto ikaw, ang may pinakamalaming kaputahe. Ang may pinakamalaming ingrediente. Nga kung sa din, makita natin rin, maging malami ang sabro sa ato ni Lotok na isang tuhanan. Patient. Kung mga ang mga kinanglaan mo natin dapat ng mga tumuloo, kag-arap sa ato dapat ng mga tumuloo, ay ang hambal sa book of Galatians chapter 5 verse 22. Iyong basa. 1, 2, 3. The fruit of the Spirit that love love, peace, and peace, joy, and patience. Pero wala ko naging dala. The fruit of the Spirit is patient. Dapat tayo ni Saturn. Ay bunga na siya sa Espiritu Santo. Dapat kinakultivate ni siya. Ay biskan pa ang pagkamainan tuson, makultivate ni siya. Kinatagahan kita sa senaryo sa Ginoo, ang kinakalaman natin ng mula para mabalat na naging patient. Mas kailan sa ito ka tiniyon. We need patient in every battle in our Christian living. Today, patient is difficult for us and hard to learn. Good luck, Lydia. Hindi na tuluyan mag ulat. Gusto na ito sa shortcut. Gusto na ito subong. We are living in generation that everything wants to be fast. Everything is instant noodles, microwave, drive-thru, instant coffee. Ano, instant na lang? Kasi kung isang kasunod man, instant malatian. Ano na pinakamadasig sa mo? Some of us don't want to wait. I want now! Sumungkit! Pero ba't sige lang, Joshua, wait! Kinangalan mo, anay, na sundon ang mga pagpanubluan, kaluyan ko, ito glosyo mo. Pwede ko mahatap si mong diri ko sa mo. Pero may kinahalaan na ikaw at tumanong. Patient, we don't want wait for you. Kaya sinabi niya, para na nakahulat din siya ito. Pero namin natin matunan natin kung paano maghulat. Kamiling natin nga kumalandungan sa mo. Ang ulang na kapahayag, na kung sa diyan, today's scripture, tell us and remind us that our life need to be marked by patience. Naman ni James, look at the parable. They have to be patient
They have to wait for their valuable crops to grow and produce a harvest. They wait patiently for the first rain and the last rain. Lantaw ka lang nangunguma. Nang taranong lang siya ka mangunguma, kung nakarang siya timbalas. Nagahulat sila kung saan o sila makapatubas ng ilang, ang ilang tanong, magatubo at magatubas. Tag mainantusong sila ka nagahulat sa unang ulan at sa ulihing na ulan. Ita mo na, sa pagtanong mo pa lang, nagkinangalan sa malawig na tinihon, nagkinahanglan sa pagpasensya. Yan ang kinahanglan natin sa pagpasensya. Kung nagkabati ko, may promesa ang Diyos rin mo, kinahanglan mo matulad ng pagpasensya. The Greek word translated patient, literally means long tempered. What's the name? Kung ikaw ang tao na inantusol, o kung nagambang na may patient ikaw, hindi ikaw dalit maaking. Hindi ikaw dalit magtukod. Bisahan ang mga naging mo binatubang. Di inantusin ni Jesus, man. Paulat doon ang taga na 10 minutos, ako hindi niya gusto mong magulat. Gusto ko na pagkakot sa balay, nakaiyas mo na sila. Kaya parang matapos mo, nakatalan na kami. Pero pag ako una, tapos para ako una, tapos hindi sa ila, kung maulat ako sila, ang grabe. Lord, nag-ayaw lang po sa pagkamainan puso. Kaya para sa babae na daan, magkapang nadaan sila, okay na na ba? Okay na ko ba? Ang okay na sila mamulbos, okay na sila mag-retoke, okay na sila mag-sudlay, ang okay sila isang pagka-oras. Sa lalaki, magkabalang okay, lakad tayo. So kung isa nga itong mga sarong lang, ginagamit man para maging magpinasinta, maging mainang puso kita. So, long temper. Ginagamit na sila. Bamba ko na muna kayo ninoy, mas, sasawa ko na itong mga, kung amun ang nalimpot ng ato ng pasensya, ito nagalimpot na gin. Una, pagkakala ko ito ang kastuhano. Pero dito na ako na-realize, ang mga sawa ko rin ako, ginagamit sa Ginoo para mamold niya sa ako na ako ng pagkamain ng tuso. So, dira natin makita. Kami ng patient na bitawan, itagaan natin sa duwa ng kamatuoran. Na kung sa tayo na patient, never give in to negative circumstances. Matami ng patient, no matter how difficult. Wala ikaw naga responde ko ng mga sirkumstansya ang mga nagyan kadugay sa promesa sa Diyos. Pila na kong katuhin na kapangalagan sa iya na wala sa pagbago ito sa kapuhin. Patient never give in to the negative circumstances no matter how difficult. Abraham, Genesis 12:2-7, yung promisahan sa Diyos ang bata. Genesis 17:16, kinpromisahan si Sarah na magkaangkon sa bata. Pagkabot sa Genesis 21:2, kinahatag sila ang bata na bilang sila Abraham sa pagkipumatuloy. Pero sa pagulat ni Abraham, may pulo pa siya katuwid, kinagupod siya ni Hagar. Hindi luyan ni Abraham na maghulat sa promisa sa Diyos, kinpromisahan siya sa promisa ng bata kay Hagar. Pero sa tinayon na kinahatag sa kay Sarah, pero sa tinihon, naging hatag ni Sarah si Hagar para sa iya, nagsugot man siya. Luyag ni Sarah, buligan niya ang Diyos na matuman ang kinpromesa niya kay Abraham. Kagluyag man ni Abraham na i-shortcut ang promesa sa Diyos para sa iya. What happened today in Middle East? Bunga ina sa shortcut na ginugra ni Abraham kay ni Sarah. Shortcut, pero sa Diyapon, ang magpasinsya na ginobra niya kay Abraham na nakahulat din siya sa may 5 katuig. Kapag pagkatapos sa may 5 katuig, dira natin magkita ng usan na inilhatag sa Diyos ang parang ni Abraham. Biskan si Joshua. Si Joshua patiently waiting his inheritance. Dira sa Joshua 19:49, nahatag na talang na promisa at pangtungar na talang na duta. Pero si Josue, ulihin na nakaangkot sa promisang buta. But sa lingon, the true Christian spirit will put self last.
Bisa kulihin ako, Lord. Si Joshua ang nagpangulo sa ila. Si Joshua pa kulihin na kakot sa promisan duta. Grabe nga pagulat ni Joshua. Kadua, patient, accept God's plan for everything. It doesn't question God. Kung ano man ang ilinapos sa mga kabuhi, wala ka akong ginag-question ang Ginoo. Lalo ako na lang ako sa kabuhi ni Jose, Joseph the Dreamer. Kagamang sa pulong, we know that in everything, God works for the good of those who love Him. Maayong kagbalain na nag-aabot sa mabuhay isang tao, kaya bangot ako yung plano sa Diyos para sa ato, kayo ay niya tuluhan kita na maging mainang puso. Ginabato na ako, kagwala na itong ginakristo, ang pamahagi sa Ginoo kung bago na kayo. Nga kung baga, itong angin ang Ginoo, kung ano man, ang luyag niyo mabutong sa ato na kabuhay. Matuman, kung anong luyag niyo para sa ato. Kaya bangot ang aplikasyon, endorse negative circumstances and accept God's plan for everything because patient endorse negative circumstances and accept God's plans for everything. Biskan hindi man maayo na nag-abot sa iyong kabuhi. Biskan hindi man maayo ang nag-abot ka kalalatan sa iyong mga kabuhi. Hindi pa basula ang Diyos ang tanan. May tinutuyo siya na obra na. Kailuya, hindi man niya sa katong kaaway kung buti ka. Pero loyal siya ang Diyos, na-restored niya. Kag-loyal siya ang Diyos, mawala sa kasaglagan o magpapalagan para sa iyo. Na kung baga, nag-aanap ko sa tagdarumangon. Na kung baga, kung sa ako lang, makahambal din ako, hindi ako makahulap, makahambal ko, Ginoo, tagaiman ko sa isa na tagipuso o nakabalong at pakita ng puso. Na kung ano man ang loyal niyo para sa ako, matuman. Ano ba yun? Not only patient, in order to have a correct Christian life, o kung magpadala lang kung ipa sa Kristohan, hindi ko makabuhin, kundi kinahaglan naman natin ang pagtuo. Kaya pagtuo, kapag kamay ng tuso, hindi ko rin mabulag, uptanayin ni sila, hindi ko na may bayan kung anong pagtuo. Kagindala ni sila ako, nagligan ng mga sinimana. Patient and faith go together, hindi ko rin masiparang. Kaya nga, kung nagtuo ikaw, kahibalong again, mag-antos, ay balong agad, maghulat. Kag kung nagahulat ikaw, nagatuo ikaw, bangun sa promesa sa Diyos. Lantaw natin kung anong nagtago sa kabuhi ni Abraham. Gusto namon na ang kada isa sa inyo, magpadayon ng matutong sa inyo paglaon sa Diyos. Hasta sa katapusan, agon, mabato ninyo ang inyo kinalaoman, aring pinangayabing. Hindi ka mo man tinaman, kundi sundan ninyo ang mga tao mapaagi sa ilang pagtuo at pagkamainang tusod na baton na nagabaton sa mga promesa sa Diyos. Pagtuo at mainang tusod. Faith and patience. Hindi mo lang sila masiparan. Kagaling pa kayo ng Mother Romans chapter 10 at chapter 4 verse 20. He never doubted God that God would do what He promised. He never stopped believing. In fact, He grew stronger in His faith and just praised God. Ano man ang promesa sa Diyos? Nagulat siya, tayo iyang pagtuo, naging mabaskog, naging masanyo. Pag-in sa Ginoong aplikasyon. Para ma-experiensyahan mo ang katalagaan sa mong Kristohan ng pagkabuhi. We must have faith and patience. We must have patience and faith. Katatlo, amo na yung pinaka-importante ng ingrediente kung paano natin ma-experiensyahan ang katalagaan sa ating kabuhi. Ang mga Israelita, na-experiensya nila ang katalagaan sila ng kabuhi. Pamagkay, nagsalig sila sa Diyos. They trusted God for the impossible. Na ay posible. Dapat niya, sa ikapitong adlaw, nagbangon sila sa nagpamanagbalag pa lang, kag naglibot sa manwa, si pito ka bisis, sa amuman gihapon ng paagi. Amulang atong adlaw, na naglibot sila sa manwa, si
kumbaga kung sa katawan, puro sa mga katawan sa Jericho, marmal sila mga buhang ng mga Israelita. Ang mga nagyapo ng ilay noon, mga ilay na, hindi nyo sila mag, hindi ka muna mag, harang dira ko magkatko, kung magtamuha ka muna sa pader. Paayo pa, obrahan ninyo ko nang dapat ninyo obrahan. Kaya kinobra na nila, dokaakay lang na sa una, ikaduha, ikatatlo, ikaanom. Lamalimot pa lang na sila sa atong na siyudad. Kagdira makita nila ang mabakod ang atong siyudad, kag mag-uli ko lang na sila. Imposible. Kagsabta, nagalimot, ang katawahan sa Israel, kumahambag din sila, ginuot, imposible, matinga. Sa kaon na mo niya, pader mo pinata, mabakod. Imposible. Pero sa siyudad natin niyo, ang bato niya, pagkakot sa 16, sa ikapito na nila ang paglibot, nipatunog sa mga pare ang ilang mga budyog. Kagimsugo ni Josue ang mga tao magsingit, kag nagsiling si Josue, hinhatag na sa Ginoo sa aton ini nga banwa. Ang bukos nga banwa kag ang tanan nga ara laglagon sing bukos bilang halad sa Ginoo. Nga imposible. Kaya naman, ang ilang dala, sulo lang ang trumpeta. Sulo lang ang budyog. Ang ilang adalah, singgit lang kang trompeta. Nang bato niya, na magsinggit ka mo, kag magpatunog. Sino nakabante kayo sa din, ang iyong armas sa pagpag-iaway? Singgit lang kang trompeta, maging madinalatong ka mo. Ang ito niya naman kung ha, sulok lang kang trompeta, kaya ba ganda mo sa katauhan sa Ginoon sa Judges chapter 7 sa kay Gibeon. Kimagduan man siya sa Ginoon, ang muna kayo mahimoon, sa nag-atake na sila sa ilang kaway, ang ilang adala, sulok lang, kag-trumpeta, sa diin ng espada. Ang mga sa pulong, ang espada nila, ang mga Ginoo, the sword is the Lord. Po sila yun, God will do the work for them. Ang Diyos kaya ang mga kapag-iaway para sa ila, sa ato ng Diyos, ang mga nagpapagigaway sa ato, sa imposible nga buta, nagkatubang na ito sa buk. Ang Diyos ang nagtubang sa mga aki, ang Diyos ang nagpapagigaway, ang Diyos ang nagahawan sa ato mga talanon. Tamo sa upang sa ato ng pagpangalagad, pero ang Diyos na lang ang nag-inyo sa Diyos. At ang mga talanon na hindi nabaw sa ato sa muna. Hinuhuran ko sa Diyo, at siya talan ang nagkikutap talan na siya ang nagpapagigaway sa mga aki. God will do the work for us. God will fight for us. God will fight for them. Kaya bato niya sa mga hindi. Lato-lato, Tuhan ang ikaw para sa Ginoo. Ipatunod sa mga pare ang ilang mga budyog, nagsingkit sila sa tunog, taga mga Israelita, kag nabatian nila, kag nawastakin ang pader sa panwa, kag nagsalakay sila. Nakasunod sila na wala simsabla kaging agaw nila ang banwa. Was ang kita pa din. Bon Silingon, maging mandinalagod kita sa atong Kristuhan ng pagpanganakon kung nagasali kita sa Ginoo, miskan pa sa posibleng mong buhay. Na hindi natong kaya, pero masakalan sa Diyos. Amen. Na pinanganon natong pagsaling sa Ginoo, may tatlo karason. Because all things are passed out of possible. Kung may mga butang imposible sa atin, sa Diyos wala sa imposible, magsalig ka sa iya. Kadua, na kinanglanan natin magsalig sa Ginoo, bakit kita ko siya dapat natin sa ligan? Siya nagtawag sa imo, siya man magkapag-away para sa imo. Katatlo, because God knows everything. Wala ka pa ng pakikaway. Balaan niya na maging madinalangkong ka kung siya ay mga kaupod. Balaan sa Diyos kung ano ang atong kinahanglanan sa adlaw na tanan. He knows everything. Ang Diyos ang mga nagatuyo kung anong dapat natin obrahon kag inaplano na niya iningandaan kag humana para sa iya. Balaan niya kung diin ka magatrabaho. Balaan niya kung sino yung pamanahon. Balaan niya kung sa diin niya ikaw pagkadalaon ng lugar para iya ikaw pagkagamiton. Balaan niya tanan.
Biskan din man siya magkato, gatulog, gabugtaw, galakap, arak man siya, kadagal man siya, kamatayon, biskan sa dilin, arak siya. God knows it. Biskan pa galing na basahan lang sa sarmo, ang mga butang, wala pa natin na obra. Ara na nga daan na lista sa iyang libro. Nabala lang na nga. He knows every detail. Big or small, he knows. Naibaluhan niya kung paano niya gamito ng mga kabuhin. Paano niya restore ng mga kabuhin. Paano niya lupigo ng mga katawan. Kung na nasun nga kapagsalay kita sa ilang, diyon ko basa, one of those stories. Do not doubt. Trust Him. Kaya manikirmaya, kirmaya ni si Siti Siti, ang nagasalig sa akon, hindi kinmahulian. O kung bulahan, ang tao nagasalig sa akon. Pero ang tao nagasalig sa tao, mahulian. Conclusion. Pagkimanya na lang, magkindang ito utol, si Kong Kristuhan, kapatulatan, to have a victorious Christian living, we must obey our leaders. We must have faith and have patience in every battle. And trust God because in Him, nothing is impossible. Gracias, God! Ginoon sa sinigin mong katawahan, hindi mong itipon, amoy ng promisa ninyo sa ina, na kami magsunod sa imo, kag sila man magsunod sa ilang pangulo, nga kung sa din sa ginapamalanduhan naman ng pulong, tuloy man kami nga may pagtuo, kag pagka may nagtusog din sa imo, nga sa mga tiniod, nga daw itin naman makita ang imo pagtrabaho, pero bala naman yung haramon kayo. Kag sa sinin mga butang, ginapalatubang nila nga daw imposible, ginuhin suhaman ni Niogan. Himon ni man ang taksa nila kapag tinahanglanon, kagayusa man ang taksa nila ginawa ang problema sa kapuhi, kaginaapila na ako nilis sa imo, bawat ikaw ang Diyos, gagawahanan, nasarang, maobra, ang imposible na butan. Kani ginawa sa imo nila ang katayawan at pagpasalamat. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nagkata na mag-isig, amin na namin.